Subukan mo naman ang recipe na ito sa susunod na pagluluto mo ng espageti. Sa mahal na bilihin, sa tipid version tayo kakapit. Eto nga at ibabahagi ko nga sa inyo kung paano nga lutuin ang tipid version ng Jollibee spaghetti style. Kapag nga nasubukan mo to ay talagang mapapasabi ka ng wow mala Jollibee style nga ang espageti na ito. So eto nga at sisimulan ko nang i-explain sa inyo yung mga ginawa ko. Inuna ko nga palang igisa dyan or iprito yung mga hotdog. Ipinrito ko nga pala sila gamit ang butter at pagkatapos noon ay isinunod ko na nga itong sibuyas at yung bawang. Pagkatapos ko nga igisa yan ay pinalabas ko lang ang aroma at nilagyan ko yan ng asukal. Yes, opo, lalagyan po natin ng asukal. Kung nakita nyo ay nilagyan ko siya ng asukal. Ang gagawin ko nga dito ay aantayin ko nga mag-caramelize muna yung asukal. Kailangan caramelize siya ng ganito bago nyo ilagay yung giniling na sahog nyo. Wala na po akong ibang ilalagay dyan kundi ayun lang. Ayun lang po ang pinakasahog na aking gagamitin sa paggawa ko ng spaghetti. Ang giniling at ang hotdog. Alam nyo naman na hindi pwedeng mawala ang hotdog dahil favorite ng mga kids yan pagdating sa spaghetti. Gumamit nga pala ako dito ng tomato paste. At ayan, konting halo-halo lang. Kailangan maikalat muna natin yung tomato paste bago tayo maglagay ng tubig. Ang ginamit ko palang tubig dito ay 2 cup lang. Pero hindi ko nga pala muna inilagay lahat. Tansya-tansya lang din at kayo na nga lang ang magtansya. Pagkatapos nga yan ay hahalu-haluin ko lang at papakuluan ko lang yan ng konti. Nung kumulo na nga siya ay naglagay ako ng oregano na pampalasa. Ito ang wag na wag nyong aalisin dito sa paggawa nyo ng spaghetti sauce na ito. Dahil ito yung magbibigay ng parang lasa na malachis ang lasa. Naglagay rin ako ng konting soy sauce para madagdagan yung kulay niya. Pagkatapos niyan ay naglagay ako ng konting harina sa baso at naglagay ng konting tubig at hinalo-halo ko nga at isasalin ko yan sa may spaghetti sauce na aking ginawa. Kung titignan nyo mga mare, hindi na nga ako naglagay ng Nestle cream or condensed. Kaya nga kapag ganito ang ginawa mo, malaki talaga ang matitipid mo. Huwag mo lang talagang pawawala yung oregano kasi napakalaking tulong pala talaga ng oregano. Siya yung nagbigay ng malachis na lasa kahit hindi pa ako naglalagay ng cheese. Alam nyo naman na kung paano lutuin yung pasta. Ano mga mare? So ayan, nagplating na nga ako dyan. So mga mare, talagang nagustuhan to ng mga anak ko at nagustuhan ko rin talaga. So eto na mga mare ang aking tipid version ng malas spaghetti ng Jollibee. At talaga namang napakasarap at kuwang-kuwa yung lasa. Yun lang mga mare, bye-bye!